Governor Hermilando Dodo Ingco Mandanas. Sa pagdiriwang ng kanyang kaarawan, ang ama ng lalawigan ng patunay na age is just a number. Sa kanyang sipag at sigasig sa pagtatrabaho, hindi siya kakikitaan ng pagod. Sabi nga, he's always on top of everything patungkol sa mga programa, proyekto at aktibidad ng pamahalaang panlalawigan. Maging ang pandemyang dala ng COVID-19, hindi siya napigilan dahil halos lahat ng mga pagpupulong ay kanya pa rin napapangunahan at natututukan online. At nang mas lumuwag na ang health restrictions, personal na at face-to-face. Nauna na siyang naging gobernador ng ating dakilang lalawigan mula 1995 hanggang 2004. Dito ay ipinakita niya ang matapat na serbisyo publiko kung kaya tumatak sa mga Batanggenyo ang kanyang produktibo at magandang pamumuno. Naging kinatawan din siya ng ikalawang distrito ng Batangas Province sa Kongreso mula 2004 hanggang 2013 kung saan isa siya sa mga aktibong mambabatas na napagkatiwalaan ding mamuno ng mga komitiba. Kongresman siya ng pangunahan ang paghahain ng petisyon upang maitama ang kabahaging pondong nakukuha ng mga local government units mula sa mga buwis. Ngayon nga, ang tinaguri ang Mandanas ruling ang makasaysayang desisyon ng Korte Suprema na kumatig sa nasabing petisyon ni Governor Mandanas ay inaasahang magpapataas sa ira ng bawat LGU sa buong Pilipinas ng higit kumulang 40%. Sa pamamagitan ng Executive Order 138 ni Pangulong Rodrigo Duterte, nakatakda na ang pagpapatupad ng full devolution o ganap na pagsasali ng kapangyarihan at resources sangayon sa 1991 Local Government Code mula sa pamahalaang nasyonal patungo sa mga LGU simula ngayong 2022. Sa kanyang dalawang termino bilang local chief executive sa kasalukuyan, isinulong niya ang pagkakaroon ng mas maraming mamumuhunan sa Batangas upang lumakas ang ekonomiya, mapataas pa ang antas ng health services para mas maraming kababayan ang maabot ng mga tulong medikal, maparami ang mga scholars ng Kapitolyo at tulong sa mga guro at paaralan, at mapalawig ang mga social services at proyektong infrastruktura. Higit sa lahat, ginabayan niya ang lalawigan sa harap ng mga pagsubok nang pumutok ang Bulkang Taal noong 2019 at nang dapuan ng COVID-19 pandemic ang buong mundo. Hindi madali ang naging sitwasyon ng mga Batanggenyo nang mag-alboruto ang Taal matapos ang mahigit 50 taong pananahimik. At hindi pa nga halos nakakabangon ang nakahandusay na lalawigan, nagkaroon naman ng pandemya. Sa harap ng lahat ng ito, hindi tumigil ang pagkilos at pag-aksyon ng pamahalaang panlalawigan upang maalalayan ng mga kababayan. Sa tutok na pamamahala ni Governor Dodo, na isakatuparan pa rin ang mga mandato ng Kapitolyo sa kabila ng mga panganib sa kalusugan at kaligtasan, nakaraos at patuloy na maayos na nalalampasan ng lalawigan ang mga pagsubok sa kanyang gabay at patnubay. Isa na namang produktibong taon ang dumaan. Naway maging masaya at makabuluhan ang inyong kaarawan at mabiyayaan pa kayo ng maraming ganitong pagdiriwang. Tunay na kabilang po kayo sa patunay na ang mga Batanggenyo ay masipag, matapang, magaling at magiting.